Si Esther po ay isang Hudyong babae no, na nakapag-asawa ng isang hari po sa Persia. At napag-alaman po niya na yung isang opisyal po ng hari ay gustong ipapatay no, lahat ng Hudyo sa kaharian. At isinumbong niya po kaagad ito sa kanyang tiyo na si Mordecai na isa ding Hudyo para po balaan po sila. At pinakiusapan po siya ng kanyang tiyo na kausapin po yung kanyang mister para bawiin ang kautusan na ito. Bagamat takot po si Esther dahil baka malaman din po ng mister niya na siya din po ay isang Hudyo pala, ay itinaya po niya ang kanyang buhay no, para mailigtas sa kapahamakan ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ni Mordecai kay Esther sa chapter 4 verse 14, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Alam mo, itinuturo po sa versong ito na ang buhay ni Esther po, ang layunin nito ay nakatalaga sa mismong araw na ito. Siya po ay ginawa at hinubog ng Diyos para tuparin po ang kanyang layunin sa kanyang henerasyon. At nilagay po siya sa kakaibang sitwasyon na ito para po isakatuparan no, ang kagustuhan po ng Panginoon. Alam niyo po ba na meron po isang tao sa modernong henerasyon no, na kahalintulad po sa nangyari po kay Esther? At ito po ay si Mahatma Gandhi. No? Si Mahatma Gandhi po ay 19 years old lang nung siya po ay pumunta ng London para po mag-aral ng abokasya. At nung makatapos po siya ay bumalik po siya sa India para po simulan ng kanyang career. Pero hindi po ito naging matagumpay dahil po sa mismong bansa niya ay tinagurian po silang second class citizens dahil nga sakop po sila ng Britanya. Kaya naisipan naman po niyang pumunta naman ng South Africa. Pero ganun din po yung nangyari doon. Nandoon pa rin yung diskriminasyon at pagmamalupit no, sa kanya dahil po sako pa rin ito ng Britanya. Kaya naisipan po talaga niya na itigil na po lahat ng pagmamalupit na ito sa kanyang mga kababayan. So alam niyo po, si Gandhi po ay isang tao no, na hinubog talaga at hinasa ng Diyos no, sa lahat po ng mga pasakit at sa lahat po ng mga pinagdaanan niya sa buhay para po pamunuan ang isang mapayapang revolusyon para po mapalaya ang India. Makikita din natin no, sa kwento ni Gandhi na ang Diyos po natin ay walang pinipili kay mananampalataya ka o hindi. Handang-handa po niya tayong tulungan lahat dahil lahat po tayo ay mga anak niya. Alam niyo po si Gandhi, kasama po yung mga ibang protesters, no? Naglakad po sila. Mga 24 days po silang naglakad. Natigil lang po ito nung sila po ay hinuli. Pero hindi naman po natigil doon, no? Yung kanilang protesta. At dahil nga po sa isang taong ito, ay napaluhod po niya ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa po sa buong mundo. Sa pamamagitan lang po ng mapayapang demonstrasyon, pagmamahal at integridad na pamamaraan ng pagbabago. At nakamit nga po ng India ang kanilang kalayaan noong 1947. Itinuturo po sa atin no, dito po sa kwento ni Esther at sa kwento po ni Mahatma Gandhi na tayong lahat ay binigyan ng tiyak na layunin ng Diyos. Kahit po yung paglalakbay ay hindi po laging madali. Pero nangangako po siya sa atin na sa ating paglalakbay ay sasamahan po niya tayo no, sa landas po na tinatahak po natin para maisakatuparan po natin ang layunin po niya para sa atin. Magandang araw po. God bless.